guys, for today's video tayo ay magre-unbox ng aming nabiling Nintendo Switch OLED Pokemon Scarlet and Violet Edition na nabili namin sa Data Blitz na nagkakalagang 17,299 yata. And kung hindi siya cash, mabibili niya siya sa halagang 17,995. So yun, atin ang buksan. Ayan, ayan. So yun, nagkulang yung plastic kasi nawala namin ni Jimboy nung nag-unbox kami sa kanila. Pero ito yung kanyang Joy-Con. Ang ganda, di ba? Ay, mabibitawan pa. So ayan, ganda no. Tapos ito, mamaya na natin yan. Gilid muna natin dito. Tapos sunod, yung mismong tablet. Tada! Ang ganda! So yun, ito yung pinakaunang Nintendo Switch console ko. Kasi nung unang nilabas yung version 1 ng Nintendo Switch, ang binili namin nun is Xbox One X. And hindi pa ako masyado familiar nun sa Switch, kaya yun yung binili namin nun. So, ito yung first Switch console ko. Igilid muna natin. Tapos tingnan natin yung laman ng box. Dito yung mga receiver. Dito namin tinabi. Ayan siya. 17,295. 95 ba? Tama. Nakaless lang tayo ng 700. So kung standard lang yung bibili nyo, nasa 15,000 lang siya mabibili sa Nintendo sa Data Blitz, makakaless kayo ng 600 kasi nasa ano siya 16K, pero makakaless kayo. So yun, ito kitang kita naman na magulo dahil nirepack lang ulit namin, pero ito yung kanyang ano bang tawag dito, hindi ko alam yung tawag dito, basta yun na yun. So pasensya na kayo dahil ito yung pinakaunang unboxing video ko sa aking channel. Ayan, ganda no, color white. Napapansin ko kasi sa iba kulay black, so medyo unique kasi white. Ayan, tapos sunod, ito. Ito, hindi ko alam tawag dito eh. Pa-comment na lang kung anong tawag. Ganda no? So ayan, extreme mamaya ako para sa mga yun. Sige. Ayan, kung narinig nyo yun, yun si Jimboy. Ayan, ang ganda no? Dapat binago rin nila yung color nito. Tapos, yung kanyang AC adapter, yung tawag dito, o yung kanyang charger. Yung iba nakikita ko, walang ganito. Tapos bilog yung saksakan. Pero ito, iba ang iba. Tatlo. Pero ito plastic. And then, ang kanyang HDMI cable. Nasubukan na namin kasi siya kaya ganyan. So, ayan. And, ang kanyang pinakamagandang dock. Para sa akin, sa lahat ng version ng Nintendo Switch, ito ang pinakamagandang dock sa lahat. Yung sa Zelda, maganda rin naman yung sa Zelda. Pero iba pa rin talaga yung itsura nito. Nito yung Pokemon Scarlet and Violet. Hindi ko alam kung sinong Pokemon yan, pero ang ganda no. Sa likod, yun na, may Pokemon. Tapos sa loob, andyan yung AC adapter, HDMI, tsaka pwede na rin siya ng LAN cable. Kasi para daw mas malaki daw yung bandwidth na makuha. Ayan. And yun lang yung laman ng box. So tingnan natin yung mismong Switch. Buksan na natin. Ayan. Pwede mo ipusin. So ayan, ito na. Ayan. So sana marinig no, kahit na may background tayong ulan. Pero yan, na-open na namin siya and pwede rin tayo mag-test ng game.
Ayan, saksak na natin to. Ayan, ang galing no, nare-recognize niya kung anong kulay ng iyong Joy-Con. O, ito, violet. So, yun, kung napapansin nyo, meron siyang green tint. May green tint siya. Hindi ko alam kung kita sa video. Pero, itong guhit, ito, hindi yan yung green tint niya. Parang feeling ko, sakuha siya sa camera. Pero, hindi yan yung green tint niya. Yung gumagalaw na yan. Hindi yan yun. Pahaba yung green tint niya pag ganun. Sabi nila, nakikita ko sa mga nag-unbox, na sakit na daw talaga ng OLED to. Pero, pag nag-game naman ako, wala naman siyang green tint. Kumbaga nasa interface lang siya, user interface lang yung green tint niya. Pero, pag nag-game ka na, wala na siyang green tint. Wala na siya. So, dito lang talaga. Ayan. Pwede rin tayo mag-test ng game. So, ito yung mga na-download ko. Ayan. Nag-avail na rin pala ako na Nintendo Switch Online sa Facebook. Marami nagbebenta sa Facebook na naka-family group o parang ganon. And mas mura, 300 a year lang siya. So, ayun, mas mura siya. Ayan. And, siya nga pala, para makamura kayo, bumili ng games, set nyo sa Argentina. Mas maganda kasi bumili sa Argentina. Halimbawa, nag-sale na sa US region. Halimbawa, nasa $10 siya. O magkano pa yung $10 ngayon? Hindi ko alam yung conversion. Pero kapag ka nilipat mo ng Argentina, mabibili mo lang siya sa halagang 50, 100, mga nasa ganun lang siya. So, yun. Okay, try natin yung Outlast. Try natin. So, yun. Taasan natin yung brightness niya para makita. So yun, kung mapapansin nyo, hindi kita yung green tint dito, ba? Diba? Hindi siya halata. Kapag nag-game ka, hindi siya kita. So ayan, nalaro ko na siya, then syempre, laro yun ulit natin. Continue natin. So yun, mag-comment lang kayo kung gusto nyong subukan ko sa dock. Or kung may ma-suggest kayong gusto niyo ipalaro sa akin, kung afford kong bilhin. Sa ngayon, naghihirap po kami. Diba? Ang ganda. Ang smooth niyang laruin. Pero hindi ko lang alam kung kaya ng AAA games. So yun, nakakainis yung lakas ng ulan. So yun, ito lang muna siguro yung isasample natin kasi unboxing naman tong video natin. So yun, basta nakita nyo na smooth naman siya. Ayan, sana maayos yung kuha kasi medyo malabo camera ko eh. Ayan. Exit na natin. And, ayun. Ayan. So yun guys, hindi green tint yan, nakikita nyo na yan. Yung gumagano na line. Yung pinaka-green tint niya is kapag naka-low brightness. Ayan, dyan yung makikita. Pero hindi siya kita sa camera ngayon. Ayan. Ayan, ang ganda ng likod niya, no? Pati yung kanyang controllers. Ayan, try natin i-detach. And, try natin dito. Ayan, ang ganda na ito, no? Ay, sumobra! Ay, shit, mali! Wala, ito yung sinasabi nila na nagkamali. Ayan, no? Sabi na, mali eh. So, ayan, baliktad pala. Ito. Ayan. Hindi ko tayo magpanik dun, ha? So, ayan siya. Ang ganda, no? Tapos, ito.
napa-i-shit mali na lang tayo dun ah. Tapos, kapag gusto mo siya i-lock, i-up mo to. Ayan, up mo yun. Kahit anong pindot mo dyan, hindi siya matatanggal. So, kapag gusto mo siya tanggalin yun, ibabaw, i-down mo to. Ayan, ang ganda ng kulay. Ayan. Tapos, subukan naman nating dito. Nung una, akala ko battery level tong umiilaw-ilaw. Yun pala, kung naka-indicate siya kung player 1 or player 2 kung ilan yung ilaw. Halimbawa, 1, yun daw yung player 1. And, subukan naman natin siya sa dock. Ang kanya napakagandang dock. Ayan. Ganda, no? So, ayan. Ang rate ko sa kagandahan ng Switch ay 10 over 10. Alam nyo, maganda rin naman yung Steam Deck, pero mas gusto ko yung Switch. Kakaiba kasi yung feel ng paglalaro pag nasa Switch. At maganda rin kasi yung exclusive ng Switch. Lalo na yung gusto kong malaro yung Mario Kart 8 Deluxe, pero wala, hindi namin afford. So, hanggang nood-nood lang sa YouTube. So yun guys, kung gusto nyong i-connect pa siya sa TV or gumawa ko na iba pang video tungkol sa Switch or gusto nyong gumawa ng gameplay, so just comment down. Hindi na kasama yung below. Down lang kasi redundant na daw yun. So yun, paalam. So yun na lang. Hanggang dito na lang. Maraming salamat.